Gagawa tayo ng cupcake trifles! Ang mga flavors na gagawin natin ay red velvet and blueberry cheesecake. Dalawang cream cheese frosting din ang gagawin natin. Ang una natin gagawin ay ang cream cheese condensed milk buttercream whipped cream frosting. I-cream natin ang ating softened na cream cheese. Pagkatapos natin i-cream ang cream cheese, i-set aside na muna natin ito. In a separate bowl, ilagay natin ang butter or margarine. Ito ay softened pero firm pa rin. Again, pwedeng gumamit ng butter pero ang gamit ko ay margarine. I-beat natin ito sa low speed for 5 minutes. So, ang low speed ay dapat number 2. After 5 minutes, gradually add the condensed milk. And yes, dapat ang condensed milk ay chilled. I-mix natin ito for 5 minutes. Tapos, i-mixan natin ang ating cream cheese. Ilagay natin ito by batch and mix after each addition. In a separate bowl naman, gawin natin ang whipped cream. Ang gamit ko ay powdered na whipping cream, tapos lalagyan natin ito ng ice water. I-mix natin ito until maging cream at stiff na ang mixture. Again, pwedeng gumamit ng liquid na whipping cream. So ngayon, i-combine na natin ang ating whipped cream sa ating cream cheese na frosting. Actually, itong cream cheese na frosting natin ay pwedeng hindi nalagyan ng whipped cream. Pero for me, mas masarap siya na merong whipped cream. So i-combine lang natin silang dalawa. Mas maganda kung gagamit ka ng mixer sa pag-mix nito para smooth ang texture ng ating cream cheese condensed milk buttercream frosting. Kapag na-mix mo na, pwede ka nang mag-assemble. Ito naman ay option 2 na frosting. Ito ay cream cheese whipped cream frosting. Itong pangalawang gagawin natin na frosting ay mas simple pero kailangan hindi siya matagal sa outdoor. So una, i-cream natin ang softened na cream cheese. In a separate bowl, ilagay natin ang chilled na all-purpose cream. I-whip natin ito sa high speed until mag-double ang size. Kapag nag-double na ang size ng cream, ilagay natin gradually ang chilled na condensed milk. Pagkatapos natin i-mix ang ating condensed milk, isunod na natin i-mix ang ating cream cheese sa ating mixture. And then, i-set aside na muna natin at tunawin natin ang gelatin sa boiling water. At i-mix natin ang dissolved gelatin sa cream mixture. So, eto na ang ating mixture. Pwede ka na mag-assemble. Medyo runny siya, so ang gagawin ko, ilalagay ko na muna sa chiller for 30 minutes para medyo maging firm at pipeable. After 30 minutes, ganito na ang texture niya. Pero bago natin siya ilagay sa pastry bag, gamitan muna natin ng mixer para maging smooth ang kanyang texture. Mabilis lang, mga 5 seconds. At ready ka nang mag-assemble. Ang mga flavor ng cupcakes na gagamitin natin ay ang red velvet at vanilla cupcakes. Para sa recipe ng mga cupcakes, ilalagay ko ang link sa description box. But yes, pwedeng gumamit ng sarili mong recipe. So ngayon, mag-assemble na tayo. Unahin natin ang red velvet cupcake trifles. Maglagay ka ng first layer ng cupcake at lagyan natin ito ng frosting sa ibabaw. Ang una kong ginamit na frosting ay ang ating cream cheese whipped cream frosting. Kapag itong frosting ang ginamit mo, dapat mabilis ang galaw mo. Kailangan na kasi itong malamigan agad para maging firm. And don't worry kapag chilled na siya ng matagal sa ref, hindi na yan madaling bumagsak dahil may gelatin. And naglagay lang tayo ng chocolate chips para palaman. And maglagay ka na ng second layer ng cupcake and then second layer ng frosting. Sa paglagay ng frosting, dapat medyo finesse ka para maganda siya tignan sa labas ng cup. And pareho din kapag naglalagay ka ng palaman, dapat maglagay ka din sa gilid para makita sa labas ng cup. Tapos ipatong na natin ang third layer ng ating cupcake. Ito na din ang last na frosting na ilalagay natin, so dapat maganda yung pagkakapipe mo. Maglagay ko ng topping, stack pa natin at ilagay na sa chiller. Sunod naman, i-assemble na natin ang blueberry cheesecake. So same procedure, maglagay ka ng first layer ng vanilla cupcake sa cup. Maglagay tayo ng frosting. Maglagay tayo ng blueberry filling. Kung ayaw nyo ng blueberry, pwedeng gumamit ng palaman na gusto nyo. Pwedeng strawberry, peach, or mango, or cherry. Or ang mas mura at familiar kayo ay fruit cocktail. And then again, ilagay ang second layer ng ating cupcake, frosting, at blueberry filling. And kung ayaw nyo naman ng vanilla cake, pwedeng gumamit ng chiffon or sponge cake.
Eto na ang third layer ng ating trifles. Again, dapat ang frosting sa top ay dapat maganda ang pag-pipe. Maglagay ng topping, stock pan at ilagay na sa chiller. So next naman sa pag-a-assemble natin, gamitin natin ang ating cream cheese, condensed milk, buttercream, whipped cream frosting. Yes, ang haba ng pangalan ng frosting na ito pero masarap. So yes, same procedure lang, magkaiba lang ng frosting. And oo nga pala, ang size ng ating cup ay 12 ounces. So kung gusto nyo na mas maliit nito, pwedeng gumamit ng 8 ounces. Or kung malaki naman, pwedeng 16 or 20 ounces. Next naman yung ating red velvet. Ayan, natapos na natin. Takpan na natin ito at ilagay natin sa chiller. Syempre, mas masarap kainin ito kapag malamig. At eto na ang ating cupcake trifles. Perfect sa pangbenta at perfect na pang Valentine's gift. Pero bago tayo mag-taste test sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. So ayan, titikman na natin sila. So uunahin natin yung cupcake truffles natin na ang ginamit natin na frosting ay my all-purpose cream. So unahin natin yung my blueberry. Ayan. Talaga. Ayan. Yan nyo. Kita nyo ba? As usual, ang sarap niya. Kahit walang graham crackers, iba yung dating niya. Alam mo yung hindi yung usual na blueberry cheesecake na may graham crackers, tapos makapal yung cream niya. Alam mo yung texture and lasa niya, nakaka-addict. And kung ayaw niyo gumamit ng blueberry, gusto niyo maiba naman, kasi nga Valentine's, pwede strawberry. Pwede strawberry yung ilagay nyo. Or cherry, kung gusto nyo din. Teka muna. Meron pa pala tayong red velvet. Ayan. Ayan. Sarap din. Sarap. Again, ang recipe link ng ating mga cakes ilalagay ko sa description box. Hindi nga lang siya cupcake, talagang cake siya. Pero pwede mo naman siyang gawing cupcakes. And hindi siya bake ha. Usually talaga steam ako nagluluto. Pero pwede na i-bake mo siya sa oven. And kung gusto nyo na maglagay ng ganache, pwede din. Konting ganache lang. Para alam mo yun, mas special. Ngayon naman, antikman natin ay yung ating cupcake truffles na ang frosting na gamit natin ay cream cheese, condensed milk, buttercream. Ang bango. Lahat sila mabango. Actually, mga itong pagkain, ang bango talaga. Nakakaakit. Ayan. Same na masarap. Yung frosting na gamit natin ay buttery. Kahit margarine yung gamit natin. And then yung hint ng ating cream cheese. At para sa akin, mas pinasarap ng Frosty Boy yung ating cream cheese na condensed milk frosting. Eto, mas ano nyo na kumakain ka ng cakes talaga or cupcake dahil dun sa buttery na lasa ng ating frosting. Eto naman yung character niya. Ano talaga yung parang no-bake na cheesecake? Pero yun nga lang, gamit natin yung mga cakes talaga, hindi yung graham crackers. So ngayon, tikman natin eto. Ayan.
Same. Ang sarap. And again, ito yung gamit ko na frosting, yung gumawa tayo ng cake chunks na red velvet. Ito yung gamit ko. So, ang lasa kasi nito, kaya nagustuhan ko, hindi masyadong matapang yung ating cream cheese. Tapos, hindi siya ganun katamis. Alam mo yung tama lang, balanse lahat. Tapos, buttery siya, pero hindi yung nakakaumay. Basta, ang sarap niya. Pero kung meron kayo ibang recipe ng cream cheese na frosting, ay okay lang. Ito lang naman lahat ay idea. Kung meron kayong sariling recipe sa lahat, ng cakes, ng mga frosting, pwede nyo na ang gamitin nyo. At sa future, ngayong Valentine's Day, pwedeng-pwede nyo gamitin ang mga cupcake recipes ninyo or frosting recipes ninyo para sa ganitong negosyo. And okay din na hindi gamitin yung cupcakes. Yung cake talaga na malaki, pwedeng ganun yung i-bake nyo tapos i-cut nyo lang para magkasya sa mga cups. Ito ay U-cup. Pwedeng ibang cup syempre ang gamitin. Pero ito kasi yung latest, I think. And pwede sa jars kung gusto nyo. Pero medyo pricey nga yung mga jars. So, ito talaga yung mas makakatipid ka sa packaging. Tapos, ang ganda naman din niya. Ganyan. Tapos, lagyan mo ng ribbon or lagyan mo ng spoon na free. Pwedeng-pwede, diba? Ito lahat ay masasarap. Iba-iba nga lang yung character ng lasa. Dahil dalawang frosting ang ginamit natin. Parang pagpipilian kayo. Kasi baka ninyo type yung may butter at gusto nyo may all-purpose cream. And kung gusto nyo na ibang flavor ng cake ang gagamitin at yung ating mga palaman, ibang flavor ang gagamitin, okay lang din gaya ng strawberry or cherry or fruit cocktail or mango, ano pa bang masarap, chocolate, pwedeng-pwede po. So, idea lang ito para makagawa kayo ng mga version na gusto ninyo. So, ayan, sana nagustuhan nyo ang gawa natin ngayon. Ciao! Pwede mo ibenta ang isang cup ng 80 to 100 pesos. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang presyo ng isang cup sa inyo. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!